A will makes progress by going backwards. Ang gulong ay sumusulong kapag ito'y umuurong. Ito'y totoo hindi lamang sa mga institusyon, kundi para din sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa ating mga katatayuan sa buhay. Na sa buhay, ang ating katatayuan ay hindi basta sugod ng sugod lamang. Dapat tayong umurong, dapat tayong umatras. Na ibig sabihin, daanin sa liwanag ng panalangin at kalimutan muna ang maraming bagay upang makita natin kung saan tayo pupunta. At ito ang nangyari kay San Jose. Nag-aalinlangan siya na tuluyan si Maria sapagkat natagpuan na siya'y nagdadalang tao. Sang-ayon sa kautusan ng mga Israelita, ang sinumang babaeng matagpuang nagdadalang tao bago pa ikasal ay dapat patayin. Ngunit si Jose ay isang matuwid na tao. Siya ay umurong, siya ay umatras upang manalangin, upang makita ano ba ang kalooban ng Diyos. Habang tumatagal, sa liwa ng liwanag at biyaya ng Panginoon sa pananalangin, dinadalis ay ang puso ng taong tinawag niya sa isang katatayuan sa buhay. At doon mo makikita ang ikalawang mahalagang bahagi sa bawat bukasyon, ang malayang pagtugon. At ang ikatlong mahalagang bagay ay ang pamumunga. Kayong mga nagsipag-asawa, kitang-kita ang inyong bunga sa inyong mga anak. Hindi man kayo magkaanak, ang kagandahan ng buhay may asawa na inyong pinakita, iyon ang inyong bunga. At kung tayo naman ay hindi pa nakakapili o nakatutugon sa isang katatayuan sa buhay, huwag tayong matakot na umurong. Humingi tayo ng liwanag sa Panginoon at siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng liwanag ng isipan, lakas ng kalooban at biyayang kinakailangan upang maharap natin ang mga hamon sa ating buhay. Nawa, mga kapatid, sa ating misa ngayon, buksan natin ang ating isip at puso sa Panginoon upang tayo'y tunay na makatugon at maging mabunga ang ating buhay sa araw-araw. Amen.